mga giliw naming tagapakinig. Narito ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Batas Pambarangay sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Pagod ako. Dami naming pinuntahan ni Mayor. Lalo na yung mga naapektuhan ng kalamidad. Ay, mabuksan ng telemisyon. Ayan, tama-tama, balita. Manunood ako. Kailangan makapanood o makapanginig ng balita paminsan-minsan para malaman ko ang mga nangyayari sa paligid. Mga kaibigan, narito po ang kapatid ni Vice Mayor Agaton para sa karagdagang detalye kung sino talaga si Vice Mayor Agaton. Narito po ang detalye. Ha? Si Punyag yan? Bakit kaya siya ini-interview? Anong dahilan? Ako si Punyag. Kapatid ako ni Vice Mayor Agaton. Napakasama ng ugali ng kuya ko. Hayop siya. Sadista siya. Lagi niya akong binubugbog at lagi niya akong tinututukan ng baril. Ah, Punyag, mapapatay kita, animal ka. Mapapatay kita. Mga kababayan, hirap na ako. Dahil lagi niya akong sinasaktan at ilang beses na akong tinutukan ng baril. Gusto talaga niya akong patayin. Kaya Senador Jovino, tulungan mo ako. Oh, hindi totoo yan. Papatayin ko ng telebisyon. Tumanda ka po niyang sa ginawa mo ito. Mapapatay na kita talaga. Mapapatay na kita. Ninungisan mo ang iniingat-ingatan kong karangalan ko. Patawarin ako ng Diyos kung makikitil ko sa araw na ito ang buhay ng pangit na kapatid ko. Tita Bibang! Tita Bibang! Ay, naku! Iyon mo yung television! Panoorin natin ang balita! Bilisan mo, Tita! Ay, ayaw ko! Ha? Dahil nahahigh blood ako din. Baka mapatay ni Vice Mayor ang sarili niyang kapatid. Naku! Kung ano ang sinabing paninira sa kanilang dalawa ni Kapitan! Ha? Alam mo na, Tita Bibang? Kailan mo naalaman yan? Sa mga ritis ba? Oo! Kaya binuksan ko kaagad ang television eh. Pag switch on ko eh, tumambad kaagad sa akin ang mukha ni Ate Punyang. At sinabi ba naman na napakasama raw ng magbayaw na yon si Kapitan at si Vice Mayor. At kung ano pa ang sinabi, ay nako Darwina, mapapatay na talaga ni Vice Mayor si Ate Punyang. Nako, napakasama talaga ng ugali ni Aling Punyang. Pati asawa at kapatid, na atim niya na ipagkalulo. Diyos ko! Ayan! Nagtagumpay kami. Nagtagumpay kami. Malas mo, Agaton. Nabawasan na ang pinagmamalaki ni Karyaw. Uunti-untiin ko kayong gagantihan. Lintik lang ang walang gante. Marami na kayong atraso sa akin. Kaya humanda kayo. Hindi ko kayo titigilan. Kagawadasyong! Kagawadasyong! Alingisyang! Bakit? Parang kang hinahabol ng demonyo. Tagawad. Ha? Ay, nako. Sayang. Anong sayang? Eh, hindi mo napanood ang balita ngayon sa telebisyon. Napanood ko, Alingin Siyang. Nanood ako sa cellphone ko. Ha, live na balita. Ganon ba? Oo. Ay, nako, kagawad.
Sirang-sira kayo ni Kagawa Dadaong. Ha? Anong sirang-sira na kami ni Paring Adaw na sinasabi mo? Ha? Bakit? Hindi mo ba pinatapos ang balita dayo? Hindi. Pagkatapos na magsalita ni Punyang, ipinatay ko na ang cellphone ko dahil hindi na ako interesado sa ibang ibabalita nila. Eh, nako, Kagawad. Sana pinatapos mo ang pagbabalita nila. Ah. Dahil pagkatapos na nagsalita si Punyang, oh, nagsalita rin ang kabarangay natin. Dahil nagtanong-tanong pa lang, reporter, kung totoo na masamang tao si Vice Mayor Agaton. At alam mo ang sinabi nila. Ha? Anong sinabi nila, Aling Siam? Ay, nako. Sabi nila, mabait daw na tao si Vice Mayor Agaton. At ang mga pasaway daw dito ay walang iba kundi kayong dalawa ni Kagawad Adaong. Lalong-lalo ka na raw dahil ikaw ang pasimono ng mga kaguluhan dito. Ano? Sinabi nila yan? Mga buwisit. Hindi ko alam na mayroon palang ganyan na ibinalita. Eh, meron, Kagawad. Kaya nako, sirang-sira kayo ni Kagawad Adaong. Nakakahiya kayo. Dahil sabi ng nagbabalita na si Raniel Balancio, mga salot daw kayo ng lipunan. Ano? Mga tarantado mga yan, ha? Sino mga nagsabi niya na kabarangay natin, ha? Sino? Nakilala mo po sila, Aling Siang? Nakilala mo? Nako, wala akong nakilala, Kagawad. Dahil naka-face mask silang lahat. Ano? Ang mga walang hiya. Pagsisisihan nila ito. Gaganti kami sa kanila. Gaganti kami! Ayop ka po niyang. Huwag na huwag kang uuwi dito. Dahil mapapatay na kita. Siniraan mo ako. Palagay ko may gumamit na naman sa kanya para siraan ako. Malalaman ko kung sino man yun. Ipapasok ko siya sa sariling tumbong niya. Sino kaya ang posibleng gumamit sa kanya para siraan ako? Sino? Bayaw! Na? Tama na yan, bayaw. Nakarami ka na nang nainom na alak eh. Ay ano, nahati mo na pala yung isang long neck. Alika, bayaw. Saluhan mo ko. Dahil gusto kong may kausap. Dahil napakabigat itong problema ko. Eh, bayaw, kawawa ka naman. Gusto sana kitang tulungan sa problema mo. Pero wala akong magagawa. Bayaw, may tutulong ka. Ha? Eh, anong may tutulong ko sa'yo, bayaw? Sabihin mo lang, at ako'y nakahandang tumulong. 24 oras, bayaw. Umulan man o bumagyo. Kahit lindol, o anumang sakuna, tutulungan kita, bayaw. Tandaan mo yan, bayaw. Bayaw, alam kong kayang-kaya mo akong tulungan. Oo naman, bayaw. Basta kaya ko, hindi ko ipagkakait ang tulong ka. At ito ang tandaan mo, bayaw. Kaya kong itaya ang sariling buhay ko dahil sa'yo. Salamat, bayaw, kung ganon. Sige na, bayaw. Sabihin mo na kung paano kita matutulungan. Paano, bayaw? Bayaw, alam kong may gumamit lang kay Punyang para siraan ako. Ay, ayun ang gusto kong malaman. Ay, tulungan mo ako para malaman natin kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Thank you.
Pining. Napanood mo ba ang balita kahapon? Oo, Veronica. Naku, grabe talaga ang paninirang ginawa nila kay Vice Mayor Agaton. Oo nga eh. Pero nag-interview pala sila sa mga kabarangay natin. At sinabing mabait na talaga si Vice Mayor. At ang sinabi nilang salot dito sa barangay natin, sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Oo, Veronica. Pinatapos ko ang balita kahapon eh. Naku, malinaw na ang nasa likod ng paninira kay Vice Mayor ay ang dalawang pasaway na kagawad. Obvious naman, galit sila dahil hindi sila nakakapuntos kay Kapitan. E papaano kasi, mas malayong matalino si Kapitan kaysa sa kanila. Kaya ginamit nila si Aling Punyang para siraan ang mga taong konektado sa kanya. Oo, Veronica. Kaya mag-ingat tayo. Dahil konektado rin tayo kay Kapitan. At lalong-lano ka na dahil kabit ka niya. Ano? Hoy, Pining ha? Dahan-dahan ka sa pananilita mo. Baka may makarinig. Huwag kang mag-alala. Tayong dalawa lang naman dito eh. Eh basta, huwag mo nang banggitin yan. Tama na. O sige, hindi ko nababanggitin na kabit ka ni Kapitan. Ikaw talaga. Oh, ano yung narinig ko na sinabi mo, Pining? Ulitin mo nga. Ha? Rudolph? Eh, Veronica, naku. Narinig yata ng asawa mo ang sinabi ko. Talagang dinig na dinig niya. Ikaw kasi pinapatigil na kita. Dada ka pa ng dada. Hayang tuloy. Narinig ni Rudolph ang sinabi mo. Ha? Rudolph? Kwan kasi. Nagbibiruan lang kami ni Veronica. Rudolph. Nagbibiruan lang kami. Sinabi ko kasi sa kanya na kabit siya ni Vice Mayor. Kaya gumanti rin siya. O di ba, Pining? Ha? Rudolph. Nagbibiruan lang kami. Usapang pambabae lang ito. Ay, sarap ng gising ko ngayon na. Nakatulog ako ng mahimbing. Papaano naman kasi? Nakaganti na ako. Ano pa kayang isusunod kong hakbang para tuluyan na silang masira? Hindi ko kayo titigilan. Mga tarantado kayo. Kundi problema nating dalawa, pare. Ano? Oh. Tayong dalawa, nako. Nandamay ka pa. Problema mo lang yan. Huwag mo na akong idamay, pare Adong. Hindi kita idinamay, pare. Kundi ikaw ang nagdamay sa akin. Ha? Ano? Bakit? Ano bang nangyari, ha, pare? Nako. Ano? Alam mo ba yung balita kahapon, ha? Yung pinagsalita ni Punyang sa media. Nako, may sagot pala ang mga kabarangay natin. Idiniin tayo, pare. Tayo ang lumabas na kayahiya at hindi si Vice Mayor. Maraming salamat sa iyo, Vice Mayor.
dahil pinoonlakan mo kaming ma-interview ka. Ngayon eh, maliwanag na maliwanag na talagang napakabait mo pala. Taliwas doon sa sinabi ng iyong kapatid na napakasama mo raw. Eh oo naman. Galit sa akin kasi ang kapatid ko dahil hindi ko binigyan ng pera. Kaya giramit siya ng kalaban namin ng bayaw ko. Ah, Vice Mayor, sino kaya ang posibleng gumamit sa kapatid ninyo para siraan ka at ang iyong bayaw na kapitan? Eh wala nang iba, kundi ang dalawang barangay kagawad sa aming barangay. Ah, pwede niyo ba silang pangalanan, Vice Mayor? Oo naman, sina kagawad Asyong at kagawad Adong. Hayan mga kababayan, narinig po ninyo ang pahayag ng ating Vice Mayor ng bayan ng Nanggisayan, si Vice Mayor Agaton, na kung saan pilit lang siyang sinisiraan ng dalawang kagawad. Ito po si Ana Makabaltik para sa Pambansang Telebisyon ng Pilipinas. Mabuhay! Maraming salamat, Vice Mayor. Tapos na po ang interview. Sige po, Mayor. Sige po. Ayan, mga kapwa kong opisyal na masisipag. Malapit na ang pagpaparangal sa akin. At gusto ko kayong isama. Dahil gusto ko na kasama kayo sa lahat ng tagumpay. Nakabit ko ang parangal na ito dahil sa inyo. Hindi nyo rin ako iniwanan kahit anong mangyari. At salamat sa inyo. Simple naman, Kap. Ay, walang ano man yung kapitan. Napakahusay mong makisama sa amin. Kaya kahit anong mangyari, hindi ka namin iiwanan, Kap. Ah, ipaklalaban ka namin sa mga naninira sa'yo. Ay, salamat naman kung ganon. Mga sip-sip kayo. Buti sana kung hindi ko alam na lagi kayong kumakampi kay Asyaw. Basta ipagpatuloy lang natin ang parangal na batas dito sa ating barangay. Huwag kang mag-alala, Kap. Napag-usapan na namin ang mga kagawad na susuportan ka namin kahit anong mangyari. Eh, salamat, Rudolph, dahil lagi kang nandyan na tumutulong sa akin. At hindi mo ako pinababayaan. Talagang hindi kita pababayaan, Kap. Dahil itinuring kang parang tunay na ama ng aking pinakamamahal na asawa. Kaya ituturong na rin kitang parang tunay na biyanan. Oo, Kap. Napag-usapan na namin yan, ni Rudolph. Alam kong mahal na mahal mo si Veronica, Kap. Kaya masayang masaya ako. Dahil nakatagpo ang asawa ko nang nagturing sa kanya ng parang tunay na anak. At ikaw yun, Kap. Kaya dahil mahal na mahal ka ng aking asawa, eh kaya mahal na rin kita, Kap. Rudolph. Oo, Kap. Napakabait mo talaga eh. Kaya kahit anong paninira ang gagawin nila sa'yo, hindi ako naniniwala. Dahil hindi ka katulad ng ibang opisyal na mapagsamantala sila. Mapagkakatiwalaan ka talaga, Kap. Eh, oo naman. Mahal na mahal ako ni Veronica, kaya mahal na mahal ko rin siya. At parang mamamatay ako kung hindi ko siya makita eh. Alam ko yan, Kap. Talagang parang tunay na mag-ama kayo eh. Kaya kung minsan, eh doon ka na matulog sa bahay para lagi tayong magkasalo. Oo. Mamayang gabi, doon ako matutulog. Tatabihan ko si Veronica. Iste! Magsasalo-salo tayo! Kumusta na kaya ang sitwasyon ngayon? Wala pa akong malita. Matagal lang hindi kami nakapag-usap ni Paring Adong. Kailangang malinis namin ang aming pangalan. Talagang sirang-sira na kami. Pare Asyong. Ah,
si Pare Adong. Tamang-tama ang dating niya. Pag-uusapan namin ngayon ang plano para sa paghihiyante. Pare, Pare Asyong, kwan, mabuti na nadatnan kita dito sa tindahan ni Ijang. Dito ako namamalagi, pare. Dahil ayaw kong magpakita sa mga kabarangay natin. Baka kutsain tayo sa nangyari. Ako nga rin eh. Hindi ko na nagpapakita doon. Alam mo, pare, delikado yata tayo. Ha? Eh, bakit mo naman nasabi yan, pare? Ano bang balita, ha? Pare, pinag-hanap tayo ng mga pulis dahil pinasuhan pala tayo ni Vice Mayor Agaton. Kaya kailangan nating magtago bago tayo mahuli ng pulis, pare. Halong sila ang ako sa'yo! Nako, pare, patay. Nasundan ako ng pulis. Uhuliin nila tayo. Papatay. Patay. Mahuli nga kaya ng mga pulis ang dalawang kagawad? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Batas Pambarangay sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!